Bago pa man ang internet at telebisyon, ang radyo na ang sandigan ng mga Pilipino pagdating sa balita at impormasyon. Ang radyo noon katabi sa pagtulog, radyo ang katabi sa pagising. Metro Manila area into four beat areas, north, west, south, and east. So,
Martha, I used to call him John Rico Frantic because he had an exciting style of reporting. Nagkakagulo mga tao nito nung tatakbuhan, nagkakagulo at nagtatakbo sila dahil mahabol sila sa mga jeep at mga bus at uuwi na sila at tahimik ang demonstrasyon. Pagkatapos nung kina, pagkatapos, halika, huwag mo lukuhin yung fax. Isa nang nilagyan pala ng kulay. Kinailangan patunayan ni na Orly at ng kanyang team ang kanilang galing dahil nung una, duda ang management na papatok ang All News All Talk sa radyo. The entertainment people were apprehensive that it would make money. Later, it became consistently 24 hours an All Talk, All News radio station. And this is where we were able to play a very important role in the political dynamic of the day. The most difficult and the most violent were the first quarter storm. Sa gitna ng bakbakan. Ang role ng Radyo Patrol noon, halimbawa sa malaki ang sasakyan, pupunta kami sa gitna ng barilan at pukpukan. Humihinto ang away. Humihinto ang pukpukan. Sa panahon na nagbabagong sistema ng politika at lipunan, mag-iba ang tunog ng radyo. Naglilitaw na yung mga komentaryo-komentaryo. May mga Rafael Yabot na at that time. May mga Johnny De Leon. Parang naging conscious yung mga tao sa balita. And since we were number one, it was so easy for me to convince my clients. Kinagat na rin ng advertiser ang news radio. Si Ginoong Freddy Garcia o FMG ang nasa sales division noon ng ABS-CBN Manila Radio. Most of the big advertisers would be there. Our anchor of XL was John De Leon. Pero pa siyang sidekick na si Ngo. Pag sinabi ni John De Leon, bata, yung Ngo, yung mamis. Mas dumami ang tagapakinig ng himpilan dahil sa kanilang matapang na pagtuligsa sa dumaraming insidente ng karahasan noong panahon ni Pangulong Marcos. Ang ABS-CBN ay kasama doon sa mga istasyon na talagang malakas po muna. Sinasabi ng administrasyon ng the media was helping or was an instrument and a tool para magkaroon ng destabilisasyon. Agam-agam namin noon ay magkaroon ng deklarasyon ng martial law. Very, very controversial. Napadamay pa kami sa conflict between the Lopezes and the Marcoses hanggang sa nakakainitan din kami. ABS-CBN ang ilang mga
was yung kagustuhan namin na makapagservisyo at maging bahagi ng isang bagay, isang trabaho na mahigit pa sa trabaho. May mas mataas na dahilan kung ba't mo ginagawa kaysa sa pagsweldo mo o para sa sarili mo. Sa pumumuno ng mga big boss noon na sina Jake Almeda Lopez, Lito Balguedra Jr. at Ben Aniceto, agad na pinlano ang pagsasahim papawid ng dating himpilan ng radyo. Mula sa dating DZAQ na 960 kHz, lumipat sa frequency na 630 ang himpilan at ipinanganak ang DZFM. Susi ng pagbabalik ng demokrasya. Malayang mamamayan. DZMM. Inaanap nila talagang radyo. The news, no? Pero sinabi ni Gabby Lopez, anak ni Kapitan Henry Lopez, they like Noli, they like them. Hindi naging madali ang muling pagbango ng himpilan. Kinailangan itong buuin mula sa 14 na taong pagkakalugmok. Nagulpi talaga ito lahat. Ito sa mess, no? Na everything here in the center was actually ransacked. All the old films were stolen. So, wala talaga. Yung mga technicians namin nun, para mailagay ulit sa himpapawid ang DZMM, namumulot ng mga spare parts sa dump site ng Channel 4. Hindi madali dahil para kang nag-assemble ng puzzle. No? DZMM airs at you. Naroon si Kabayang Noli De Castro sa makasaysayang unang broadcast. Captain ng People's Revolution, madami nang happening, so parang okay na kalang mag-update na tayo at ang dami ng mga nangyayari. Pag-upo ni Chadeli para mag-broadcast, nasira yung upuan. Siguro luma na kasi sumalampak siya, nakagana siya talaga. Hindi kami makatawa. Kasi walang media doon. Hindi nila maisip kung paano nila niraos ang broadcast dahil wala silang gamit at kulang pa sa tao noon. Ang aming pinakalamesa sa booth ay ituan na siyempre may tornabyo, may butas. Doon lumabas lahat ng kuryente. Walang upuan din. Wala pang araw kusina. Sa radio, kailangan mo lang microphone at yung transmitter ay ma-on-air ka. So yun ang siguro gusto nilang unahin ka agad para marinig ka agad sa on-air. Uy, buhay na naman ang ABS, isa sa pinakaunang programa ng DZMM, ang Kabayan. Napapanahon ang ganong format sa nangangapapang bagong administrasyon. Hindi ka mawawalan araw-araw ng issue ng mga panahon na because may freedom of expression, kaya lahat natatalakay mo. To pressure the batasan into calling a constitutional convention at... So we have 1986 constitution. So maraming issue doon. Kung anong papalitan, kung anong bagong nilalaman ng ating salingang batas, issue again. Sana ay... Sa segment ng Kabayan na opinion ko, pakinggan mo, na bigyan ko rin ng pagkakataon na marinig ang boses ng ordinaryong tao na napipil sa matagal na panahon. Wala sa himpilan ng... Para tugunan ang dumaraming pangangailangan ng pagsasahim papawid ng programa sa radyo. Nagdagdag din ang tauhan. Sa likod ng bawat programa ng DZMM ay mga production assistant. Meron na kayong renewal order. Si Mara Kapuyan, na ngayon head ng DZMM, ay nagsimula rin bilang production assistant. Sobrang simple rin lang nung radio booth. Kasi it was just a small room. Yung production assistants, nasa harap ng anchor mismo. We answer phone calls, yung mga kaming tagatanggap ng mga tawag ng mga listener ng DZMM. Maraming salamat po at magandang umaga po. Kilalang istrikto sa mga PA si Kabayan. Ang medyo terror talaga that time si Kabayan. Siguro gusto niya talaga yung production niya ay perfecto. So pagka may konting pagkakamali, talagang nagagalit siya. Kasi mahirap pa mag-research. Kailangan mo dyan yung bumaon. Kailangan ka magpunta ng library, kailangan mo bumuklat ka ng mga libro, yung mga ganon. So kung misa, hindi ka na makapaghintay. Kasi ang radio, immediate eh. Alamin kay Henry Baron. Iba naman ang markang naiwan ng isang
Alberto Villarosa ang Radyo Patrol number 1. Mas kailangan ma-describe. Radyo Patrol number 2 naman. Yung training namin para... Ang ngayon, Integrated News Operations Set ng ABS-CBN ang Siglob. Ito. Yung 86 talagang lima lang kami nun eh. Hindi pa usong shifting. 24-7 kasi talaga nun. Magang-maga, lalabas, alasinkron na nila araw. Dito ako tumira nun sa compound para... At any given time, makakatakbo ako. Nasabot ako natutulog. So, yan, bawal lang milik. Yan, ay, tignan mga reporter. Dahil wala pang modernong gagamitan at sasakyan noon ang Radyo Patrol, ahirapan ang pag-iikot para makakalap ng balita. Walang cellphone, kahit pager, wala pa noon. Kasi nakikinig ka sa DCMM, tapos magsasalita yung anchor o patrol number 2, tawag ka sa istasyon. So, kung nasa kalagitnaan ka man ng biyahe mo noon, bababa ka sa pinakamalapit na bus stop, tatawag ka sa telepono sa stasyon para makatanggap ka ng instruction. Nagtatawag na kami. Radyo Patrol number 3, ang inyong lingkod, government agency. Tanda-tanda ako, ang hirap naming makapag-ulat noon. Nakikitawag kami, may inambush, may pinatay, maghahanap ka ng tinlaan, pwede ko makitawag. E paano kung madaling araw yung pangyayari, natutulog yung mag-asawa pa, kung ano pa ginaga, mapubuliwang ka. Nakakatuwang isipin ng mga bloopers ko noon. Noong araw, hindi mo halos matitik kung putol ka na sa ere. Report ako ng report. May driver ako, mobile. May naka-monitor siya. Busina siya ng busina. Siguro mga 10 minutes yun. Sir, wala na umay sa ere. 10 minutes report. Pakinap. Nagaling kakain tayo. Gutom na ako. Sa oras ng masinding pangailangan, natuto kaming dumiskarte. Kaming mga radio patrol. Nakuwera namin yung unang referendum para sa konstitusyon, tapos yung election ng mga senators. Sa pag mga ganong major coverage nun, ang nangyayari, nagtatap kami sa poste. Usually, nasa kalagitnaan lang naman yung box ng PNDT. So, maghahanap yung technician ng linya pag nakakuha siya ng dial tone nun. So, yun, may bahay or may opisina ng mawawala ng telepono pagka nagsasagawa kami ng mga live broadcast. Yung radyo namin nung araw, Yaisu, sinusubmit pa namin dito yun, no? Paglabas mo lang ganyan, hindi ka na makakontak. Splatter na yung signal, wala ka na maintindihan. Isang pusing ko yata, pinilino. Meron kaming dalawang mobile units noon, aalis sa umaga, pagbalik sa hapon, hinihila na dahil tumirik. Pero yun din ang nagudyok siguro sa mga unang henerasyon ng mga empleyado ng ABS-CBN at mga talents na magsikap na. Hindi nagtagal, hinarap namin ang hamon na maging number one. Inalakas ng kumpanya ang puwersa ng DCMM. Kailangan ng executive producer, kailangan ng mga researchers, kailangan ng mga separate news writers sa bawat newscast. Ito yung three people. Bumili rin ng mga bagong equipment para gawing mas epektibo ang broadcast. May mga ano na noon. Yung telepono na malaki. Nga lang para kung may kargang lamesa, laki-laki. Dapat importante yung mga communicate ko sa sasyon. Nga lang pag blow by blow na kami. Nabinyagan ang mga bagong gamit sa pag-cover ng mga pinakamalalaking balita nung panahon na yun. December 20,
organisasyon sa Administrasyong Aquino. 6 or 8 kulitas yung panahon ni Cory Aquino. Ang yun yung time na talagang kailangan meron kang mga mata sa kalsada para as soon as merong nangyayari, alam kagad ng mga tao. Naging laman rin ang balita noong mga panahon yun ng mismo DZMM. Thank you.
isang Mario Etong na mas kilala bilang Ted Pailon. Nakatatlong apply ako sa ABS-CBN. Finally, nakapasok ako sa loob ng ABS. Konto ako! Si Mario Garcia, na that time station manager ng DCMM, bilhin niya ako ng dyaryo. Pili ka ng item dyan na didiscuss mo. Tagalugin mo ha, owner ka ha. Iniwan niya ako, so yung isang item na yun, translate ko sa Filipino, and I just talk about it. Bumalik siya, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng programa. May pakialam po tayo sa mga isyong ating pag-uusapan. Gising Pilipinas, ang unang programa ni Ted sa DCMM. Sa dating DJ sa FM. Nag-eksperimento si Ted gamit ang musika at makukulit na sound effects na nagbibigay kulay sa programa niya hanggang ngayon. Marami tayong mag-uusapan this morning. You have to be creative to really attract your listeners to tune in abang ang kanya at ang maging habit kanya. So information, may news ka, given, pero nandun pa rin yung entertainment. Gusto ko lang bumalikan ng focus. Nakita na noon ni Mario Garcia ang potensyal ni Ted. Pero may iba rin naging silbi ang pagpasok niya sa DCMM. At that time, ibang Noli de Castro yun. Medyo bata pa eh. Lali-late. Minsan pag nalate, nagka-absent. Noli, hanap ko ng kapalit mo. Pagka hindi ka nagbago ng kalilate ka-absent. Eh, sabi ko, boss, hindi ko na ulit. Hindi ko mo ulit. Sorry. Nakahanap ng diskarte si kabayan. Si Lito Villarosa, kaboses ko yun. So, pag ako'y absent, sasabihin mo si Lito, huwag kang magpapakilala na ikaw si Lito Villarosa para ang taong bayan ay hindi nila malaman, wala pala ako. So, hindi siya nagpapakilala. Kaboses na kaboses ko yun. And then, the next day, nakadinig ko ang dairis sa Ted Pailon. Noli waited for me in the office. Sabi niya, pare, yun ba yung sabi mo? Oo. Oh, ang galing ah, hindi na ako absent. Oh, yun, hindi na yung absent. Dahil sa hanay ng mga dekalibreng angkors na mayagpag ng DCML. Si Lodi Sangmaga, you have Karina and Ted Pailon, and then you have Mary J. Yun, yung limang yan tumatak na yan. We will keep number one. Kasabay ng pag number one ng DCML, sa ng advertisers na siya namang bumuhay sa istasyon. Uy, teka muna, maghanap buhay muna tayo ha. Babalik kami, maghanap buhay. Sure per se, magko-commercial muna kami. Baka mawala kami ng pansweldo. Napatunay noon ang DCMN na kayang kumita ng radyo. Ang radyo, kumikita, ngunit hindi napakataas ng kostas, kagaya ng TV. Yung na mag-rating na, ang MM ang nagpapasahod ng buong ABS-CBN Television. It was a long time. Sinasubsidize ng radio income at TV income at TV expense. Kasalukuyang lamamayagpag sa ratings ang DCMM ang tumating ang isa pang dagok sa istasyon. Taong 1991, naging isang commercial station ang himpilan ng simbahang katoliko na Radyo Veritas. Wala naman nag-empleyado ng ABS-CBN na hindi mahalang ABS. Pero dumating sa akin yung pagkakataon na malaki pamilya ko. I didn't have a house and property of my own. Nabubuhayin ko ang pamilya ko. Inoferan ako ng Veritas ng no exaggeration. Mga 15 times my salary din sa ABS-CBN. Bukod sa station manager na si Mario Garcia, may 20 empleyado pa ng DCMM ang nag-alsa balutan at lumipat. Galit na galit sila, boss, kasi wala na kaming reporter.
ere, maganda ang kanilang chemistry. Wala kang tao si Mark. Hindi makakalimutan ni Mara Kapuyan, kasalukuyan di CMM Station Manager. Ang mainit at ipakit ni na Mela J. At sa marating mo sa akin.
sila maging ganap na Radyo Patrol. Maraming tumitingin ng mga mata na may mga kanya-kanyang pagsusuri. And dalawang okasyon lang ang pwede mong bigay ng numero. Anniversary at saka Pasko. Radyo Patrol! Ang nilan sa amin, matagal ang hinintay at maraming kinailangan ang patunayan. Ito na, sabi ko, baka ito na yung pagkakataon ko magka-numero. Natapos yung party, walang numero. Di-unlocked ko, sabi ko na ba, magpumalabo to. Kumbaga, para kang ano eh, para kang naghahantay ng raffle na sana mabunot na yung pangalan ko, parang ganun. So, finally, in-announce siya, sabi niya, na ang ating next Radyo Patrol, sabi niya, I'd like to announce Radyo Patrol number 26, Lindo Parot. Nasusubok ang kalibre ng Radyo Patrol sa pagtimbang ng isang malaking istorya. Sa bang driver ka, bigyan mo na lang isang panghapon. Dapat handang tumakbo anumang oras. Oh, sige. Naputol ang interview namin kay Junry Hidalgo dahil sa isang sunog na kailangan i-cover. Naalala ko tuloy ang trahedyang naganap sa Ozone Disco noong 1996. Isa lang na pangkaraniwang sunog na nakokover ko sa araw-araw, siya na palang pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng bansa. Criminal negligence ng may-ari ng disco pop. Kabilang ito sa mga istoryang hindi binitiwan ng Radyo Patrol. Nakilala ang Radyo Patrol na sumusugod sa eksena sa mga panahong palayo ang tao sa sakuna. Director Ray Puno Bayan. Good morning, Director. Morning, Jay. Ako kaya po kami napatawag sapagkat meron kayong naunang kabala, no? 1991. Nagpapanta ng sumabog ang Mount Pinatubo. Tremors. Continuously. Walang pagdadalawang isip na sumuong sa panganib ang Radyo Patrol. Sabi ni Henry Omaga Diaz. Bago po man pumuto, ilang linggo kami natulog doon. Talaga nakapantay. Ito pala, na-realize na namin yung kahalagahan ng aming maghati ng mga impormasyon sa mga tao. At kahit delikado, nire-risk namin yung aming buhay para maghati lamang ng balita. Isa rin ako sa mga Radyo Patrol na na-assign sa Mount Pinatubo. We were about 5 kilometers from the mount. Si Chari Villa, nag-assignment na kami. O, Big, ikaw, wala kay katawan mo. Dali mo yung generator. May generator kami. O, ikaw, Chari, dali mo yung mga kaldero. O, ikaw, dali mo yung ganito, yung kumagamit. Nung pumutok, takbo kami. Generator, back up! Wow! Nakita ang matinding pinsala nito noong June 15, 1991. Mga pinatubo ay napakalakas at napakalaw ang rakir. Nagre-report kami, tumatakbo ko rin. Ang pakiramdam namin ay tumataguntong yung lupa. Alam mong paparating, umiinit yung hangin. Hawak-hawak ko yung radio, yung movie talking. Pagtingin ko doon sa bundok, nandun na yung napakataas na usok. Sabi ko, ito na to. Bigla ba, sinawag ko agad. Tayo ang una-una nakapag-report yung that moment na nag-explode yung Mount Pinatubo. Ginimbal ng lakas ng pagsabog ng Pinatubo ang buong mundo. Napatunayan ng Radyo Patrol na tuwing may kalamidad, radyo ang nagsisilbing gabay ang mamamaya. Kapag wala kuryente, wala akong balita. Wala radyo kasi, you can have news while running away, while running for your life.
sa mga namuna sa pagbibigay ng serbisyo publiko ng Himpilan. Radyo is public service. I conceptualized the show ng 2 to 4 o'clock ng hapon. Pati na oras yun na public service. Yung banti pong lumapit ka sa amin, ano ba problema mo? Hanap ako ng solusyon. Palit ang K. Galing TV. Pinasok si Corina Sanchez sa DZMM para maging katandem ni Ted. Naghahanap noon si Ted Filon na co-anchor because ang una niyang partner noon ay si Jel Santos Relos. And then they were going to reformat. It was Rolly Cruz who gave me my break in AM radio. So that was action na yun. Sabi ni kabayan sa akin, sa connection ngayon, sa kanya galing yun. Walang kaibigan, walang kumpa-kumpare. Kumatok ang programang ngayon. Pwedeng lapitan ng mga mamamayan na kailangan ng tulong. Maliban sa pag-araniwan, SSS, PIVAW, yung mga pagkuha ng birth certificate, mga komunyan, merong mga yan, yung police brutality. Naalala ko dati, yung issue ng Corotong Maliling, yung isang witness doon, doon sa programa na ilumapin. Isang salvage victim na buhay at sa amin lumapit. Meron ding kaso ng OFW na pinapuso sa ibang bansa. Ang dami. Eh, kaya nga, ang problema, bawat galaw na lang ni Bayani Fernando, pinakikialam ang diba, pinipigil ang mga nilipatikon. Ginawa namin action pa. Noong mga panahon na yon, hindi pangkaraniwan na ang babae matapang. So noong mga panahon na yon, gulat din ang tao na mayroong babae na ang tapang. O walang kinatatakutan because yun ang tawag ng panahon noon. Halos ikutan daw ng pila ng mga taong gusto magsumbong ang kumpaw ng ABS-CBN. Nawawalang kamag-anak. So, the radio broadcast, hinahanap nila yung kanilang mga kamag-anak. So, ang daming lumalapit sa atin para magpatulong kasi I think ang situation din that time, parang feeling nila pag nilapit nila sa DZMM, mas nasusolusyonan kasi mas mabilis umakto. Nawawala si Mang Luis Matias na hinahanap po ng kanyang misis. Ang mga kababayan natin yun, nag-aabang at manatili ko kayo nakatutok sa atin. At ayun namin ang bagyo, ulan at na, dahil walang tigil tayo sa ating servisyo publiko. Nananakpa ng ibang public service activities ang DZMM. Shower van, dinumog talaga ng mga tao at paglabas nila.
polisiya. Malaki ang naging epekto ng pag-alis ni Mela Chase sa DCMM. Sales went down, the ratings went down to a particular slot. At that time, estabilisado na ang DCMM. Bagamat hindi mo pwedeng sabihin hindi sila kawalan, meron at meron papalit. Mula sa Mela and Jay, nagkaroon ng 10-10 Corina. The Mela and Jay tandem set a bar for many of us to follow. In fact, alam mo yung salitang partner, Mela and Jay, yan. So I'm very happy to have followed in those footsteps. Mula action ngayon, sinapak ang tampalang Pylon at Sanchez sa prime time mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Level up na kami. Medyo mas national na ang mga issues namin. Medyo mas malalalim na ang aming mga investigasyon. So medyo mas sikat lang yung mga guests natin. At saka mas malalim na ang talakayan. Despite the regulation of tuition fee, nag-claim ang kulitan at pangayan ng dalawa sa ere. Yun ang naging tandem to beat yung Ted and Corina. Because it was unpredictable. Hindi, they can be very serious when the issues they're tackling are serious. They can just be horsing around. Kami ni Ted talagang mga frustrated kaming mga radio talent sa drama. Isa sa mga pumentang pahulo ng dalawa ang karakter nila Lola Ising at Roger. Siya si Roger, ako si Lola Ising. Kasi kaya ko magboses Lola eh. Huwag mo kayo pagsasampol. Kasi ang pangit ko pagka, kasi parang bungal yan eh. We had many other characters. Enjoy! Enjoy kami nun. Kumain ka na. Roger na. Ang gusto mong pagsasampol. Alam mo, yung tape na yan, ano lang yan? Yan ay tampered.
Anthony Taberna at Jerry ba habang pinag-uusapan ang pinakamaiinit na isyu. Pero alam niyo ba, hindi nag-umpisa ng kwela ang programa ng dalawa? Siguro, dahil nag-effort kami na magmukhang komentarista, so pinipilit namin maging seryoso. Pero hindi ba kayo? Pero pangit, nagkakaamuyan naman kami dahil nga sa pareho kami ng pinagdaanan. Si Jerry, bumisingis siya. Ako naman, parang pinaglihiya tao kay Dolphy. Raise one! Sa opisina, sa imbog na pa ako, diba?
resume na yan. Ang palakpak ng tao. Like case in point, si Manny Pacquiao,
Diyos. Ang sinasabi niyo po ba, wala pa kahit 5 ang Liberal Party? Wala pa. Pero doon sa DZMM na yon, talagang sa interviews na yon, nakilala namin ang lahat ng kandidato. Ilan, sir, ito? Ang mga tatlo. Nakunaan namin ni Pangulong Duterte na ito daw ay mga nanginap sa Davao. Pinuntahan daw niya, hiningi niyang mag-surrender, hindi nag-surrender. So pinagbabaril niya dahil nanlaban. Pero ang punto, may mga ganun kaming nakuha sa DZMM na kumbaga mahalagang impormasyon. Pipilin tayo ng mga tanong na talagang, alam mo yung partner, tunay. Mga si Karen sa kalayaan na ibinigay ng management sa DZMM at mga anchor nito. Case in point kay Senator Bongbong Marcos. Alam naman natin ang nakaraan ng Marcos family at ng Lopez family. And yet, nung tumakbo si Senator Bongbong Marcos sa pagka-vice-presidente, tinrato siya na ordinaryong kandidato. Walang inutos, walang kahit ano. Ang pagbabalik ni Kabayan pagkatapos ang 10 taon sa politika, ang isa sa mga desisyong masusing pinag-usapan ng management. Nagkaroon ng napakatagal pag-aaral ng survey ng focus group discussion bago namin nakumbinsi ang management. In a manner of speaking, tinayaan namin na yung dating kabayan, maraming tao pa rin ang dahan-dahan babalik at sasabihin na oh, si kabayan eh, hindi nagbago, ganun pa rin. Bro, Jimmy Pacho, talo sa Metro Manila ng 24 oras. Para pang itinataya mo na ako na alam mo yun po naman si Corina at saka ito si Donnie, balik mo dyan. Less than a year, they were able to recover the ratings of Double M at Jimmy Pacho. Iyahatid namin ni kabayan Noli Di Castro. Ngayon na! Ito na! Ang paninilpihan ni na kabayan at Ted sa gobyerno ay nakadagdag daw sa kanilang pagkukomentaryo. Malaki ang naitulong kasi at least alam ko ang alam na kaliwat kanan sa gobyerno. Sabi nga nila ay been there, done that. Nabasa mo ba ninyo ang report ng NBI Mayor? Although hindi ko naman alam lahat. Pero at least may background na ako. May mga issue na hindi ko dati naiintindihan na mas naiintindihan ko kung naibigay yung congressman. Congressman Ashley Cedillo, gaano ho ba kaimportante yung sabihin na ito? Ano bang pakialam namin dito? Ngayon, kapag ako nag-interview ng congressman, hindi mo ako pwedeng maikutin. Ayon ni Coach Del Fayon muli po, nagpapasalamat sa inyong lasawang pagsubaybay, pakikinig at pagkiniwala. Ako naman ang inyong kabayan, si Noli Di Castro. Kami po'y nagpapasalamat na iwan. Nagbalik na mga dating anchor, pero iba ang natatan nilang paraan ng pangalap ng impormasyon. Marami ng kalaban ng radyo. Nariyan ang internet at citizen journalism sa social media. Sa paglagalap ng internet at sa patuloy na paghahari ng TV, tinaningan ang buhay ng radyo. Sinasabi nila na bukas mo, makalawa mo, wala na yung radyo. It's a dying, sabi nila. Sabi sa akin, ha, mamamatay na yung medium na yan. Lalo na ang AM. Every time na nag-broadcast ka, yun yung challenge mo parati. Paano parati mo pa-reengganyo yung mga tao na makinig pa? Kailangan mag-evolve ito. Itong radyo na ito, kailangan may mangyaring malaki. Otherwise, pag dumating na doon sa punto na napakaliit na ng ratings ito, eh sino pang maikinig? O sino pang bibili ng airtime, ng commercials? Sino pang susuporta, di ba? Okay,
t-shirt, kung maiwasan niyo yung crew neck, huwag yun. Bukod sa pananamit, may iba pang kailangan magbago. Sabi nga, di ba, TV ads, 10 pounds. When Mr. Peter Busni told me na, uy, magkakaroon na ng teleradyo, parang sa akin, wow, bakit ng mga panahon na napaka-sexy ko eh, walang teleradyo? Maging hamon para sa Tuto Balita, may nilukampo ang pagtawid ng TCMM sa teleradyo. Pwede bang postpone muna? Magkaibang boses, nag-uusap sila, tatlo sila, tatapat, lima. O, sagot-sagot, ipagpatawad mo! Kaya anong nagkaroon ng teleradyo, ang laki ng problema namin. O, paano mo pakita ngayon yan? Kailangan isipan ni Namara ang gimmick para hindi mapuhok ang magic ng programa ni Neil. So, ang ginawa namin noon, pagka yung miyembro ng gabinete siya, parang naka-silhouette siya, tapos meron kaming pinapatong na graphics na itsura ni FBR, itsura ni ERA, basta yung mga binoboses niya, no? Napapanood sa TCMM Teleradio. Nabigyan na ng mukha ang mga boses na di napakinggan lang noon. Ay, talaga lalabas po sila. Ilang bagay na hindi ko nagustuhan kasi nung radyo lang kami, pwede ka pumunta sa mall nang wala nakakakilala sa'yo. Pag nakilala ka ng mga ano, sales ladies, nagtatawa, uy, nandito sila for love, ganyan, ganyan. Nahihiya po. Ganda rin jalit mo, ha? Aha, narinigilig ko to. Ay, naman, kung may gusto kong magtago. Dream come true naman para sa ilang mga radyo patrol ang makita sa TV. ABS-CBN News, TC. Lahat naman ng mga taga-radyo, syempre, dream mo na mapunta ka rin sa TV. Kaya nung nagkaroon ng teleradyo, para bang, wow! Nagbukas na rin ang iba't ibang klase ng pagmamalita para sa radyo patrol. We purchased cell phones for our reporters. Binigyan namin sila ng ano, ng cell phone na capable to take videos. Napakalakas ang amin ngayon na nararanasan dito sa... Tinanggap ng radyo patrol ang bagong hamon sa trabaho nila. Senaryo, may pinatay dyan. Halimbawa, gagawin namin video o kaya picture, ipadala mo ngayon sa teleradyo, padala mo. What's your name, Mr. Jeter? Eh, sinamantala nila ang teknolohiya noong mga panahon yun. Glorieta Blast, yun yung isa sa pinakamalaking storya na ginamita namin ng 3G technology. Ang reporter namin noon, si David Oro. Siya yung kauna-unahang reporter na nakapasok dun sa area. So, nung nakapasok siya, nagre-report siya sa teleradyo, nakukuha na namin yung kanyang ano, video nung site. Uy, uy, tangtuala, live via 3G po, yung kuha. Yung nakikita natin ngayon sa teleradyo. Masunod ka po sa sandalawang kamay mo. Mga anghel ng Integrated News and Current Affairs na si Jing Reyes sa husay ng mga radyo patrol sa bago nilang tungkulin. Nakakapag-cover ngayon ng mga radyo patrol natin gamit ang kanilang smartphones. Nakakabuo sila ng magandang report o storya para sa TV patrol. Kaya rin nilang tumayo on camera, makikita mong makikisig at magigiti.
nakatanggol sa kanila at magsasalita para sa kanila. Panahon ng pagbabago at panahon ng mga kalamidad. Ang nagbibigay ng buhay sa DCMM